Okay, ito po ang ating laing. Ano po ba ulam niyo today? Look at this. With diles and chicharon and some siling labuyo, both chopped at saka whole. Ayan. Kita nyo yan? Eh, ano ba iteterno natin dito sa laing? Tayo kasi mga Pilipino, mahilig sa terno-terno, eh, no? Ternohan nyo ng bagat sapatos. Tapos sumimba na kayo kasi nakasapatos na kayo, nakabag pa kayo eh. Sumimba na kayo. No bashing ha. Ang pagluluto po ng laing kanya-kanya. Isa ito sa teknik na natutunan ko. Wala na pong gisa-gisa. Diretso na. Isang latang gata, 400 ml. Tapos damihan po natin ang ating luya. Pinitpit na luya o chinap. Sabi sa inyo, diretso na eh. O ito, isang malaking sibuyas. Pasintabi na po. Alam kong mahal ang sibuyas sa atin. Eh, kinakailangan talaga ng sibuyas eh. Diretso na ha. O ito pa. Napakaraming bawang po ang inilagay ko. Mga 10. O halo. O now, let's turn on the heat. Yung iba po, hindi naglalagay ng bagong. Ako naglalagay. O 1 tablespoon yan ha. Yung nasa boteng bagong na po. Lutong bagong na yung ginamit ko. O halo natin yan. Ano ba to? May asin na. May bagoong pa. Sabi sa inyo, kanya-kanyang style yan eh. Discarte po natin. Pero dito pa lang sa stage na to, haluin nyo na at timplahan nyo na. Yung laing yung nabibili na nakapakete, nasa plastic bag. Hugasan nyo po. Dahil minsan, nabash na ako dahil hindi ko daw hinugasan. Eh tama nga naman. Kasi may mga dumi-dumi, diba? Binibilad sa araw yun. Correct. O ngayon kumukulo na itong ating gata, tsaka natin ilalagay itong ating gabi. Dalawang pakete po ng gabi itong aking ginamit. Gamit-gamit ang sandok, idiin nyo na po sa kumukulong gata ang inyong dahon ng gabi. Dahil mamaya hindi na natin kakalikutin yan. Wala pong baboy ito, ang inilagay ko ito ha, isang balot na daing. Pagkatapos, lagyan pa ulit natin ng isa pang lata ng coconut milk ng gata. Ganyan ang style ng pagluluto na alam ko. O i-press-press natin ng konti yan using medium heat. Adjust the heat from medium to low and let's simmer it until it is done. O tignan nyo, after 20 minutes, wala na po yung gata, natuyo na. Mahina lang ang apoy ha. Lalagyan ko pa po ulit ng another coconut cream on top. And then I'm adding siling labuyo. O apat na labuyo po itong nakita nyo. Hindi ko nga hiniwa, parang decoration lang yan. Para alam ng tao na maanghang yung kakainin nila. Bahala kayo kung gaano kaanghang nyo gusto gawin yung laing nyo. Ang sabi sa akin, wag na daw pong kalikutin. Dahil kakate, kapag kinalikot pa ng kinalikot, eh, hindi naman pwedeng lagyan ng kaladrill yan. Put the lid back. After 15 minutes, yan na. Ito na po ang itsura. Just before we turn off the heat, I'm gonna fold in one package of chicharon. You can only smell the coconut milk and the taro leaves combined. Ay, grabe. Oh, ito po, dalawang labuyo. Hiniwa ko kasama buto. Ito po yung ilalagay natin at magpapaanghang. Ito yung magpapaapoy sa bibig ng mga marites. Damihan nyo sili para hindi na chumismis. O dito nyo na po hahaluin yan na magkasama-sama. Pagkatapos, nagsaing na ba kayo? Siguraduhin nyo may sinaing kayo ha. Damihan nyo. Nagustuhan nyo ba mga kaibigan? Para nagkukwentuhan lang naman tayo, di ba? Nandiyan kayo, narito ako, nagluluto tayo. Tapos nagkukwento, nakikinig kayo. Okay, di ba? Doon nagsisimula yon. Ang magandang relasyon po natin, nag-uumpisa palagi sa kusina. Lalo na pag gutom kayo. O dalhin nyo po yung daliri nyo sa aking YouTube channel. Mag-subscribe, mag-like at mag-follow po kayo sa Chef Ron Bilaro YouTube channel. Okay po ba? Asahan ko. O sa susunod ulit. Ron Bilaro po. I'll see you again next time. Bye everybody.